Hello, sound check. So welcome back ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-upload tayo muli ng video, okay, about quick update sa mga stocks guys. And syempre don't forget to subscribe sa ating channel and paki-press na rin po si bell button para palagi po tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin sa ating channel. Ayan. So don't forget guys to subscribe tapos click all button. Ayan. And kanina is nakapag-upload na tayo. Ayan. October 4. At nakalagay naman sa may thumbnail, ano? Ayan. So, pwede nyo pong i-visit at panoorin, guys. Ayan. So, sige, mag-start na tayo. Unahin natin si BDO. Okay, so based dito kay BDO, okay, punta tayo dito sa daily chart. Ayan. Medyo nag-bounce, ano? Even though na hindi pa siya oversold dito. Okay. And yung support natin, okay, so same pa rin yung support sa 110.65. Eto. Diyan sa area na yun, ano? Then si resistance. Okay, kung mag-a-add tayo ng resistance dito. So, ang possible resistance natin is saan? So, saan pwede, guys? Ayan. So, 113.5. Okay, pwede na dyan, ano? Si resistance. Okay, for now, silipin natin sa lower time frame. Okay, possible crossover to guys. Ito. At huwag lang magiging fake out katulad na to, no? Ayan, kasi based dito sa lower time frame ni BDO, maraming mga fake outs. Ayan, no? Diba, mga fake outs yan, guys. Ayan. So, tingnan natin, ano? Tapos, kung siya naman guys ay mag-rally and mag-breakout dito sa may resistance niya, malapit nga dun sa 113.5. So, ang next target natin is sa 116.4. Ayan. 116. Ayan ang sabi natin, 4. Okay, pwede naman dun, ano? Sa 0.4 or sa 0.35. Ayan. So, as long na malapit dun. Goods na yan. Ayan. Tapos, next natin is si SM. Okay. So, di natin upward yung ano eh. Magtagal yung video at ano, mahirap mag-upload. Mabagal yung internet natin. Ayan. So, for this one kay SM, wow. So, ito na yung sinasabi natin na possible mag-ano to, no? I-fill si gap up to lay. Gap down. Ayan, kasi meron tayo ditong gap down, guys. Okay. And based dito, so siya ay nag-close sa may labas ng trend line natin. So, ayan o, di ba? So, nag-close and possible, mahit pa to, no? Si 800, let's say 5. O, dyan sa area na to. 804.75. Okay, malapit dyan, ano? 805. Ayan. Tapos, sa lower time frame, okay, silipin natin. So, right now, ano pa naman to? Goods pa naman. Yun nga lang, baka kasi biglang magkabuhusan bukas. Okay? So, pwedeng i-retest. Okay, tapos, buhos na. Okay, pwedeng ganun yung play dito, no, for SM. Ayan.
Tapos, next natin, SMC. Okay, 5 minutes. Goods na goods lang tayo. So, right now is, okay, parehas lang din nung ano, no? Nung sa previous candlestick niya. So, this time is lower low. Or ano pala, no? Lower high. Diba? High, tas lower high, guys. So, in short, yung kanyang trend, ayan, sa lower time frame is pababa. Okay. Ayan. So, kitang-kita naman dito sa, ano, no, sa daily chart. Pababa. Ayan. Tapos, sa lower time frame, medyo nag-hold naman dito sa may sinabi nating support sa 96. Oh, ayan. Goods pa rin. Pero still bearish ano, 'di ba? Oh, ayan. So kitang-kita na no. And nga pala yung ano natin dito, resistance is sa 98.5. Ayan, so just in case na mag-rally pa to, no. Ayan, tapos yung next natin is SMPH. Ayan, tapos punta tayo sa daily chart. So, sa daily chart, okay, nag-rally din to. Since oversold na eh. O, diba sabi natin before. Ayan. Mas okay at less risk, guys, pagka meron tayong confluence and especially pagka, ano, no, pagka oversold yung ating confluence. Ayan. So, based dito kasi, siya ay oversold sa daily chart. O, diba? Tapos sa lower time frame, oversold din siya. O yan. So yan po yung sinasabi natin na possible bounce play. Pagka yung mga different time frames is pare-parehas na pong oversold. Okay? Tapos dito sa lower time frame, very visible guys, meron tayo ditong gap up. Ayan o. So, gap up siya. Tapos, silipin natin kung meron tayong resistance dito. Okay, possible resistance na rin to guys. Ano? Eto, si 32. 32, guys. So, next target is 33. Ayan. Tapos next natin is AC. Okay, punta tayo sa daily chart ulit. Sa daily chart, okay, mga bounce play kasi ito eh, no? Kasi ano eh, oversold na nga, di ba? Oh, ayan. So dito kay AC, nasa resistance na to, no? 64, ano ba to? 647, malapit dyan guys. Ayan, tapos yung next target natin is saan pwede? Saan tayo pwede rito? Check natin. Okay, so malapit dito no sa may 662. 662 guys, malapit doon. Ayan. So, yun po yung ating next target for AC. Ayan. So, bounce play ito, no? And usual, pagka po bounce play sa oversold, is hindi po siya sustainable. Ayan. Tapos dito, okay, sa lower time frame natin, may breakout na ba? I-check natin, ano? Meron na. Okay, so based dito. Oh, ayan. So may breakout na. Pero pagka kasi fresh breakout, prone po yan sa pullback, guys. Okay. Ayan. Tapos same target lang din. Malapit sa 662. 665, ayan. So sa area na yun, malapit dun, guys, no?
Ayan. Tapos yung next natin is GT Cup. GT Cup. Daily chart tayo. So sa daily chart still holding on dito malapit sa may support. 409 ano? Okay, malapit dyan guys. Kitang-kita naman. And sa part na to, oversold na rin siya. O, diba? Oversold na rin, pero still, pwede pa rin yan mag-extend sa baba. So, just in case. Ayan, sa 397 malapit, ano? 397 yung support. Then, sa lower time frame, oversold na ba? Oversold na rin, okay? So, medyo magandang pangitain yung mga ganong bagay, ano? Okay, parehas oversold sa dalawang time frames na magkasunod. Ayan. Ayan. So, next natin is URC. Ayan. So, last two na tayo. Last two. So, this time for URC is nag-breakout, guys. Diba? Ayan, so may resistance natin malapit sa 114.2. And right now, ang possible target natin dito is yung kanyang previous neckline dito before. Ayan. Okay. So based dito, we have here, okay, malapit sa 118 guys. Ayan. Pero pag sinilip natin sa daily chart, okay, parang meron na tayong ano dito, problem. Okay, so dito guys, sa 116.35. Or sa 0.4, malapit. Ano, 116.4. Okay, tignan natin ano. Tapos, sa lower time frame, same lang. Ayan, so same lang tayo ng ano dyan. Ng tingin. O, diba? Then yung last is eto si Jollibee. Nasungkit pa natin tong si Jollibee guys. So kay Jollibee, gap up siya. Solid ano? Solid gap up guys. Tapos nag-close sa may taas nung sinabi nating resistance before. So next target, kay possible, eto na guys. Si 250. 250 guys. Ano, kung masusustain yung pag ano niya. Yung pag breakout niya guys. 250 yung ating next target dito. Ayan. So medyo maganda yung kanyang ano dito. Ano, pattern. Diba? Cup and handle pattern yan guys. Kung siya ay magbe-breakout dito sa 260 mahigit. Then sa lower time frame, check natin. Okay, so nag-rally to eh. So just in case guys, ano? Since meron tayo ditong gap up, baka kasi biglang buhusan. Yeah, so be prepared for this one. Ayan. So I think tapos na po tayo. And see you po sa next video. Bye-bye!